Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ito. Sa araw na to, pag-usapan natin yung mga masakit ang dibdib, kahit minsan masakit dito sa may tiyan o dito sa may leeg. Lahat po kasi yan pwede natin sabihin may possibility na sakit sa puso or chest pain. Tingnan natin kung malalaman natin kung galing ba sa puso o hindi. Tingnan niyo po itong larawan. Ito po yung talagang picture na isang taong may sakit sa puso. Ang tawag natin dito ay Levine sign. Pag nakita niyo nakakunot yung mukha, tapos yung kamay niya na dito sa may sikmura, yan po talaga ang senyales ng sakit sa puso. Maraming dahilan pag sumasakit ang dibdib natin, hindi naman lagi galing sa puso. Pwedeng nai-stress lang, maraming iniisip, pwedeng galing sa baga, pwedeng galing sa tiyan at pwede minsan galing lang sa mga muscles. Tingnan natin kung malalaman natin kung saan galing itong sakit sa dibdib. Una-una, syempre pag very stressed ka, very anxious ka, kinakabahan ka, pwede rin naman sumakit ang dibdib mo. Minsan ganyan lang po yan, parang kinakabahan ka lang. Minsan naman sa paghinga, let's say hihinga ka malalim, pag naramdaman nyo sumasakit ang dibdib sa paghinga, pag-exhale, posible galing sa baga ang sakit sa dibdib. Paano naman pag gumagalaw ka? Let's say, ginagalaw mo yung kamay mo, tapos biglang sumasakit dito sa may dibdib, lalo na kung kaya mo ituro ng isang daliri. Pag kaya mo ituro ng one finger, ibig sabihin, hindi po yan galing sa puso. Malamang ay muscle pain yan. Baka dito sa buto, sa ribs, baka pagtulog mo, nakatabingi ka. Minsan naman ang sakit sa dibdib parang maasim, parang may nangangasim. Pag kumakain ka, sumasakit. Pag nagpa-burp, medyo sumasakit. So, pag ganyan po, pwedeng ulcer or gallbladder problem. Okay, so ibang test ang kailangan natin dito. Ang tunay na sakit sa puso, ito po ang sample natin, mga 5 minutes to 15 to 30 minutes. Yan lang po ang pagitan ng chest pain na galing sa puso. Pag sobrang bilis, isang segundo lang, hindi yan galing sa puso. Pag lagpas ang oras o dalawang oras, hindi rin yan galing sa puso. Okay? Tsaka yung sakit sa dibdib na galing sa puso, kadalasan po ay napapagod. Napagod ka, naglakad ka ng malayo, doon sumasakit. Yun po ang chest pain na angina or galing sa puso. So, importante yung history ng pasyente, examinin ng doktor, tsaka mga lab test. Ito po yung mga test na ginagawa ng doktor para malaman kung meron kang sakit sa puso o wala. Ang pinakasimple syempre ay ECG. Ang ECG, mura lang to, kaya lang 50% lang po ang sensitivity. Ibig sabihin, hindi niya madidetect lahat ng sakit sa puso. Kahit normal ECG mo, pwede pa rin na meron kang sakit sa puso kasi 50% lang ang nahuhuli niya. Ang next test na mas maganda, itong tinatawag na treadmill test. Tatakbo ka sa isang treadmill, may nakakabit na mga ECG dito, yung mga cables. Doon makikita kung merong sakit sa puso, mas mataas ang chance niya makadetect, 70%. Pag duda pa rin yung doktor, may tinatawag na nuclear scan. Merong ini-inject sa'yo, tumatakbo, nag-exercise, makikita sa monitor kung may sakit sa puso. At syempre, huli sa lahat, pinakamahal, angiogram. Angiogram, 100% sure, malalaman kung meron kang sakit sa puso. Kaya lang medyo invasive. Ibig sabihin, pupunta pa sa ospital isang araw, may ini-inject na dye, tsaka medyo magastos ang angiogram. Pero yan po ang mga pwede natin gawing laboratory test para malaman kung may sakit sa puso. Pwede dun sa mga history na clues na sinasabi ko sa inyo. Yun na nga yung mabigat, pag napapagod at between 5 to 15 minutes, ang tunay na sakit sa puso. So yan, alamin natin yung sakit muna. Huwag mo naman tatakot kasi karamihan naman ng sakit sa dibdib ay hindi naman talaga galing sa puso. Okay, importante din patient profile. Pag may edad, diabetic, smoker, walang exercise, pwede may sakit sa puso. Pero kung batang babae, ganito, healthy, maliit ang chance na may sakit sa puso. Okay, ito yung final tips ko para maging healthy. Kung may sakit man kayo sa puso o wala, itong gagawin natin. Siyempre, smoking, iwas. Okay, sa pagkain, iwas sa matataba, exercise palagi.
At gagamutin nyo ang high blood, gagamutin ang diabetes kung kailangan nyo ng maintenance na gamot, at gagamutin yung high cholesterol para maging healthy po kayo. Okay, sana nakabigay linaw ang aking video. Salamat po sa panonood.